Ayun, okay. Guys, good morning, no? Ngayon, meron lang akong konting i-discuss sa inyo, no? Kasi ang dami nagre-request at saka ang dami rin nagtatanong. Gagawa ako ng, katulad ngayon, gagawa ako ng video para masagot lahat yung katanungan, no? Para masagot yung ano nyo, yung mga katanungan na naglalaro sa isip ng mga ka-airsoft natin. Sandali ah, guys ah. Sagutin ko lang ito, sandali. Okay. Airsoft tips, no? Number one, guys, no? Airsoft tips number one natin. Lalo na para sa mga newbie, no? Para may guide kayo, no? Bakit kailangan ng silicone oil? Number one yan, no? Sa pag-maintain ng baril natin. Bakit kailangan ng silicone oil? Bakit kailangan gumamit nito? Ano ang kailangan gawin? Yan yung mga katanungan, eh. Ano ang kailangan gamitin? Unang-una, no? Noong unang nagsulputan ng airsoft, guys, hindi pa uso ang silicone oil nun. Basta pag binili mo yung unit, gagamitin mo lang. Gamit lang ng gamit, no? Okay? Gamit lang ng gamit, okay? Then later on, na-discover nila, kailangan may lubrication, no? May lubrication. Yung ginagamit natin gas is may added na rin ng silicone oil content, no? May added chemicals na ng silicone oil para kumbaga para smooth, no? Parang lubricated na rin. But ito ngayon, no? Hindi enough, guys, no? Yung silicone oil na content ng gas natin ma-lubricate ng gusto yung baril natin, no? Yon, hindi enough 'yon. Ganito 'yan. Walang iniwan 'yan, guys, sa bumili ka ng motor or bumili ka ng sasakyan, no? 'Di ba? Lalagyan mo siya ng gas, ng fuel para umandar. Okay? Ngayon, kailangan mo rin ng bukod sa fuel, kailangan mo rin may oil, mayroong engine oil yung sasakyan para hindi siya masira, para hindi mag-overheat. Kasi just like yung kotse natin, maraming grinding like sa piston, 'di ba? Nagga-grind diyan yung mga bearing. So kailangan well lubricated diyan. Guys, ganun din ngayon sa airsoft natin, no? Kailangan ng airsoft natin well lubricated, no? Sa airsoft din natin, ibang case din, bakit? Bukod dun sa grinding spots, nagkakaskasan na slide na mga parts, kailangan na din natin i-maintain is yung mga o-ring or yung mga rubber o-ring. Ang rubber o-ring, through time, tumitigas yan, no? Due to exposed dun sa chemicals na dala ng silicone, ng gas natin, at saka due to environment na rin natin, no? Nag-brittle, tumitigas. Ngayon, pag nag-brittle yan, tumigas, yun na yung pagsisimula ng leak, no? Then, isa pa, yung mga parts naman, through time, nauupo dyan. Kung hindi mo lalagyan ng silicone oil, mas mabilis siyang maupod. Pero kung may silicone oil siya, mapapanatili mo yung pagiging tight ng baril mo, no? Okay? I hope na discuss ko ng mahusay yan. Kung meron tanong, mag-PM lang kayo para, or call kayo para ma-advise ko kayo ng mahusay, no? Okay. Ngayon, next, move tayo sa next topic, no? Ano bang oil ang dapat gamitin? Guys, ang oil na dapat gamitin is dapat yung silicone oil na designed for airsoft, no? Okay? Actually, kung yung mga low budget, pwede kayong gumamit kung familiar kayo, guys, dun sa tinatawag na Zinger oil, yung ginagamit sa mga pantahe, yung makina, no? Yon, isang napakaganda rin nun na klase ng oil, no? Guys, kaya lang, the problem with that is masyado siyang messy. Masyadong, na parang yung baril mo, parang ang lagayin ng gigitata, kung tawagin nila. Sorry for the word, no? Yun lang ang naisip ko na word na gamitin para ma-describe sa inyo. Kumbaga, parang masyado siyang
masyadong, alam mo na, siguro nagegets niyo yung sinasabi ko, parang masyado siya marumi kung tignan, no? Although clear yon, wala namang mancha yon, pero pwede yon. Kaya lang, ang problema nga rin, nanggigitata at saka kung san-san-san magpe-penetrate yung oil, no? Okay. Ngayon, I do suggest yung silicone spray kasi i-sprayan mo lang, wiwisikan mo lang yung part na nangangailangan ng oil. Diba? Yun. At saka, ganito. Yung silicone oil kasi natin na dapat gamitin sa airsoft natin, guys, is acetone-free. Less ang chemical niya, no? Kung mapapansin nyo, yung oil pag in-spray, hindi nagpe-penetrate. Pero merong mga available sa Ace Hardware, Handyman, like WD-40, McKennick, then RP-1, yung mga ganyan. Yon, silicone oil din yon. Penetrating oil yon actually. Pero hindi siya designed for airsoft. Ginagamit yon sa mga bisagra, sa mga kalawang, yon, no? Ngayon, pag yun ang ginamit mo, just imagine, ginagamit siya sa kalawang, di ba? Para mag-loose, para kumalog, para maluwagan mo. Pag yun ang ginamit mo sa airsoft natin, masisira lalo, no? Kasi bukod dun sa chemical content niya, na acetone, na magpapalambot dun sa baril natin, meron pa siyang mga, other chemicals na rough siya, hindi siya smooth eh. Oo, kung makikita niyo yung texture nun, pag hinawakan niyo, rough siya, guys, no? Ngayon, mas lalong mapapabilis yung wear and tear ng unit natin, no? Okay, kaya dapat yung silicone oil, mahalagang gagamitin mo, yung silicone oil na gagamitin mo is designed talaga for airsoft. Huwag nyo nang tipirin yung silicone oil, it's because pag tinipid yung silicone oil, mapapadali yung buhay ng baril nyo. Okay, bibilisan ko na, no? Next natin is, saang part ba dapat ini-spray ang silicone oil? Okay, dali, wala yata ako rito. Dali guys, ah. Okay. Ini-spray ang silicone oil, unang-una, guys, no? Dalawang kasing piraso ang baril natin. Isang yung unit at saka isang magazine, no? Both of that need proper maintenance ng silicone oil, okay? Una, sa magazine muna tayo, no, guys? Sa magazine, guys, dali, ah. Ini-sprayan ang ng silicone oil before and after. Dito, ito yung output bulb na tinatawag. Ayan, yan. Output bulb. And dito lumalabas yung pressure para mag-blow back, para itulak niya yung barrel, no? Dito, ito sa taas, no? So, yun. Ito yung parang igniter niya, no? Dito magpe-press yun, no? Dito papalo yon para lumabas dito sa ibabaw. Okay, no? Kumbaga, ito yung parang switch niya. Okay? May mga rubber o-ring yan. Kung di ako nagkakamali, tatlo, apat, ganun. No? Kaya yun ang kailangan na wiwisikan ito para yung rubber o-ring is manatiling tight, malambot, at hindi siya magbibrittle. Okay, next naman natin, guys, is dito. Itong part na ito. Yung inlet valve. Diyan tayo nag-charge. Okay? Now, jump tayo dun sa unit. Sa unit, ang nilalagyan natin, primarily, number one, is the nozzle. No? Nozzle at saka yung chamber. Yung hop-up chamber, kung tawagin. Okay? Ito yung ganito yung kinalas ko na eh. Okay? Ganito yung itsura ng nozzle, guys. No? Pag nasa loob to. Ayan, oh. Pag nasa loob ng baril natin, yan. Yan. Ganyan, ha? Okay? Yan yung itsura niyan. Okay. Then, this, ganito naman yung itsura ng hop-up chamber. Yan. Okay. Ngayon, guys, ganyan ang magiging itsura niyan pag nasa loob na ng baril natin. No? During the firing mode, ayan, ganyan, no? Yan. Nagaganyanan yan. Kumbaga, sumushoot si nozzle, piston, kung tawagin, dun sa hop-up chamber. Gumaganyan yan, guys. Okay? Yan, gumaganon, no? Tight na tight yan. Exacto yan. Kaya, guys, no? Importanteng walang singaw yan. Kaya, naglalagay tayo dyan ng silicone oil. Yung silicone oil kasi, guys, is merong, paano sabihin to?
super thin na film na iniiwan siya dun sa surface para ma-lessen nga yung wear and tear, no? Para smooth siya, no? Para hindi siya maganit or hindi siya magaspang. Yon, yan. Kaya importante na dito ini-sprayan to, itong part na to ini-sprayan to. Wag dito sa butas, ha. Ito lang itong part na to, itong labi at saka itong part ng nozzle. Ayan. Kaya pag pumasok 'yan, ayun, 'yan, ganyan tight na tight 'yan, dapat walang leak 'yan. Kaya kasi pag may leak, nagli-leak dito sa mga likod, medyo reduce yung ano niyo, yung firing, yung lakas, no? Medyo reduce 'yan. Kaya kailangan may silicone oil. Ayan, ha. Okay, dahil naggaganon nga. Then, ikaw na rin bahala, lagyan mo yung mga slide, yung mga paligid, then punasan mo, no? Yan ang silbi ng silicone oil, guys, no? Sana, naipaliwanag ko po ng mahusay sa inyo at naintindihan nyo po, no? Kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mag-alangan na mag-PM sa amin, no? Mag-PM sa amin, or mas maganda bigay nyo yung number nyo para matawagan ko kayo. Pag may time ako, isisingit ko, idadaos ko. Kasi pag nagda-drive ako, halimbawa like pag COD, kinukuha ko lahat ng number ng kailangan tawagan, i-advise. Ina-advise ko sila, no? Tatawagan ko, then papaliwanag ko kung paano. Kaya ganun, guys, no? Ayun, maraming salamat sa viewers natin. Mabot tayong 200 viewers, no? Maraming salamat sa inyo, sa mga nag-view. Ngayon, guys, kundi naman malaking permission sa inyo, paki-share nyo to para ma-educate natin lahat ng mga ka-airsoft natin, no? Lahat ng mga kasama natin dito sa libangan na to, no? Okay? Hindi tayo nandito para manakit or ma-mervisyo sa environment, sa kapwa. Nandito tayo is para lang mag-enjoy. Tama ba ako? Ngayon, para ka makapag-enjoy, mas maganda na yung gamit mo is well-maintained. Di ba? Hindi ka bibigyan ng problema, hindi ka bibigyan ng sakit sa ulo, hindi siya laging sira. Ngayon, para mapanatili ito, gumamit tayo ng silicone oil. Okay? Silicone oil na design talaga para doon sa hobby natin, para sa airsoft natin. Guys, this is the airsoft tip for newbie number 1. Gagawa pa ako ng number 2, number 3, number 4, number 5. Gagawin ko sa number 2. Yung paggamit naman ng reloader. Number 3, yung tamang pagpili ng unit for newbies, 'di ba? Yung number 4, ang pinaplano ko is yung importance, no? Importance ng disiplina sa paggamit ng airsoft, no? And so on and so forth, no? Para ma-guide natin lahat ng mga newbie na napapasok dito sa mundo ng airsoft, at saka para mapanatili natin tong hobby na to, no? Mapanatili natin na hindi sila kakatakutan ng mga tao na as deadly weapon, no? Educate natin sila, no? Share nyo tong live video na to para yun nga, para maraming makaalam nung purpose na ginagawa natin, no? Maraming salamat sa inyo, guys. Good morning.